That you coming at me with a mask, and I son motherfuckers, then I'm out on you bastards. Psych, I'm just playing with you. Yeah, you know I had to keep it going. Kid rhymes that blow minds. Next naman dito, isabi dito, one of the things na hindi alam ng mga tao for YouTubers is that we need to manage our time. And for us to manage our time, the major factor is for us to cut back our production. For example, nag-i-edit ka ng 8 oras sa 10 minutes na video. Kailangan daw, i-manage mo yung time na yun. Ay, hindi siya exaggeration. Totoo yun. Ay, yan ang master mo eh. Kasi alam ko mga photographers, you do have tons of time to even edit one single picture na maging perfect. Mm-hmm. What's your opinion about this? Kailangan marunong ka rin mag-time manage, lalo na ako. Since pupasok ko ng school, nagtatrabaho ko, kaya kailangan may schedule yung, oh, let's say, mag-edit ako ng gantong oras lang. Let's say, 30 minutes, 1 hour. Try natin trabahuin to. Tapos the next day, kapag di natin natapos, trabahuin ulit natin ng this time. Would you say na the more easy to edit a video or a picture or anything, would the result would be a lot better? Do you think the less editing of certain things much better ba siya kaysa sa mag-ukol ka ng mahabang panahon sa pag-edit and then hindi naman nagiging maganda yung resulta? What do you think about that? Hindi ko rin masabi. Let's see. Feel ko talaga, depende rin eh. Kasi minsan, kapag lalo mong ini-stress yung edit mo, mm-hmm. lalo ka nag-spend time dun sa edit mo, parang, hindi pwedeng di ka makakita ng mali. So, lahat talaga babaguhin mo. Minsan, totoo. Minsan mas okay ng, edit ko na lang to. Kung okay na sa akin to ng first time, huwag ko nang balikan, i-post ko na lang. Mm-hmm. Totoo yan. Minsan mas okay yun. Kasi minsan kapag binabalik-balikan ko, bago i-post, magpipixel peeping ulit ako. Sabi ko, ay may mali dito, so huwag ko muna i-post, i-ano ko muna, edit ko ulit. Mm-hmm. Kapag minsan ganun, mas okay nang edit mo na lang na mabilis, na maayos, pero mabilis, tapos i-post mo na lang. Ang problema kasi sa atin na nakikita ko, we're so perfectionist on everything. Mm-hmm. Na parang kailangan walang mali. Pero hindi kasi alam, 'di ba? Hindi alam ng mga content creator, hindi naman natin alam kung ano gusto ng mga viewers. Oo. Tas hindi, tsaka ano rin minsan, minsan ini-stress mo yung maliit na detail. Kadalasan din naman nila mapapansin. Yun yung mahirap ilagay sa mindset natin na parang hindi naman nila makikita to. Mm-hmm. Ganun. Yung girlfriend ko nga eh, pag nag-e-edit ako, parang sabi niya, okay naman na, okay, maganda naman na. Mm-hmm. Sabi ko, hindi mo nakikita, may mali na kulay dyan, hindi tama yung kulay nung skin, yung background, kailangan tama lahat. Pero hindi nila nakikita, hindi naman nila napapansin yun. Yes. Minsan tayo na lang ang gumagawa nung mataas na standard sa sarili natin na alam natin, hindi naman natin kayang ilagay yung sarili natin sa ganong katinding standard. Diba? Sometimes, diba, kahit nga sa mga, ako sinasabi ko to, even if, kung mapapansin mo, sa mga nakikita nating YouTube videos, sometimes yung OA sa pag-i-edit, yung pa yung hindi napapanood. Pero yung mga point and shoot na camera lang na cellphone, tapos in-upload. Napaka. Yun nga. Di ba? So, basically, nasa content yung... Kung yun. Yung dad ko nga eh. Ang pinapanood niya ngayon, hindi na TV. Hindi na siya nanonood ng TV. Wala na kami cable. Pinapanood na lang niya. Excuse me. Napanood na lang niya yung sa Pilipinas, yung mga nagbubukid. Yun lang eh. Tapos yun lang pinapanood niya. Tapos hindi naman ganun yung camera, hindi naman yung gamit nila, hindi parang mamahalin na camera, mga ganun. Simple lang. Nasa content talaga yung... And Charles, siguro another question na gusto kong malaman, what do you think about like, saan kaya nagmumula yung perfectionism ng karamihan ng mga content creator?
Bakit sila ganun ka-perfectionist sa gusto nilang ipalabas? What do you think? Para sa akin kasi, gawa, parang yun yung ano ko, yun yung gawa ko. So kailangan ipapakita ko na sa public, sa mga tao, yung as perfect as it can be. Na parang mm-hmm. kailangan ma- sobrang pinag-effortan ko talaga tong ipapasa ko or ipapakita ko sa mga tao. That's true. And pwede ba natin associate ito sa yung pagiging comparative ng mga tao? Mm-hmm. Yung dapat, mas maganda yung pinanood ko doon sa ilalabas ko. Kung siya may 100 million views, dapat ganun din katindi. Kilala mo si Casey Neistat? Oo. O, di ba? Ah, alam mo, dumating sa punto na gusto ko yung video ko, parang katulad niya. Kasi ang dami niyang views eh. Pero alam mo, in-upload ko yung angulo, yung way na paano siya mag, ano, mag, mag-video. Wala pang 10 atay nanood sa video ko. Kasi, di ba, ganun tayong mga, ganun tayong tao eh, no? May kasi may hinahangaan tayo, ang tingin natin, the moment na mag-post tayo ng video, kung siya naka 600 million views, dapat tayo din. Kasi parehas lang tayo ng views eh, di ba? And I guess yun yung parang mali ng mga tao o ng mga nagsisimulang YouTuber na hindi naman porket sinundan mo siya, tama. Kasi yung uniqueness mo naman yung sinusunod ng tao, hindi naman hindi yung paano mo ginawa yung production. Kung ano yung itsura. Yes. Kaya tingnan mo, eto, kilala mo naman si Wamos, di ba? Hindi. Well, si Wamos kasi, yung parang nagpa-prank siya, ganun, joke-joke, yung mga comedy style, pero gamit lang niya cellphone. Pero tingnan mo, nakilala siya, nakilala siya ngayon, kumikita na siya, I think more than a million na. And isa yun sa mga sinasabi ko na hindi naman kailangan talaga ng OA sa pag-edit, na talagang, you know, buong isang araw mo, i-edit mo lang for 5 minutes video, di ba? Oo. Tsaka, tatandaan natin na ano, YouTube, hindi siya parang Hollywood na kailangan sobrang ganda ng equipment mo, sobrang ganda ng quality. Ano pa rin siya, parang, ano pa rin, social media na parang di naman kailangan na high budget, high quality. Parang yun yung pinaka start talaga ng YouTube is homemade. Videos, mga at saka paano ka makakonek? I think paano ka makakonek sa viewers mo, di ba? That's the main important thing.